Sa Lunes pa ilalabas ni Pangulong Duterte ang desisyon sa quarantine status ng bansa. Nanindigan naman ang Malacañang na hindi sila nagkamali na i-relax ang quarantine lalo na sa Metro Manila. Nagbabalita si Maricel Halili. Imbis na ngayong gabi, sa Lunes na iaanunsyo ni Pangulong Duterte ang desisyon sa community quarantine. Kasabay ito ng pagtatapos ng general community quarantine sa Metro Manila. Pero hindi naman daw gipit sa oras para makapaghanda ang law enforcers. And the only options are either magiging MGCQ or magiging GCQ or babalik sa MECQ. No? Pero hindi po masyado, kumbaga, bago o different yung classification na po pwedeng papuntahan ng Metro Manila at ng Cebu City. Hindi nagkamali ang pag-aaral ng University of the Philippines na aabot sa 24,000 ang COVID-19 cases sa bansa pagdating ng June 15. Ngayon pa lang kasi, higit 24,000 na ang kaso. Pero ang palasyo, nanindigan na hindi sila nagkamali na i-relax ang quarantine lalo na sa Metro Manila. Gayunman, aminado ang Malacañang na marami pang adjustment na kailangan gawin gaya na lamang sa mga stranded. Hindi biro ang pagkamatay ni Michelle Silvertino na ilang araw na nirahan sa isang footbridge sa Pasay, kahihintay ng bus pa uwing Bicol, at kalaunan ay nasawi na posibleng dahil sa COVID. Nananawagan din po kami sa mga lokal na pamahalaan. Kung meron po kayo napapansin ng mga stranded sa paligid ng mga bus stations at dyan po sa Pasay sa airport, ipagbigay alam din po sa DSWD kung hindi po natin mabibigyan ng tulong. Walang paliwanag ang palasyo kung bakit kinansela ang pulong ng Pangulo ngayong araw. Si Executive Secretary Salvador Medialdea ang magiging kinatawan ng Pangulo sa Independence Day Celebration sa Luneta bukas. Hindi nadadalaw ang Pangulo para matiyak na hindi lalagpas sa 10 tao ang pagtitipon, base na rin sa panuntunan sa ilalim ng GCQ. Para sa 1PH, Maricel Halili, News 5.